araw po sa inyo. Meron po ako rito mga overripe na strawberries at gagawin po natin itong strawberry jam. Okay? So, yung proseso po ng jam at saka preserve, parehas lang po sila. Magsimula na po tayo. Maglagay po tayo ng 2 cups of water dito sa ating pump. At maglagay po tayo ng 1/2 kilo of white sugar. And 1 teaspoon of salt. At pakuluan na po natin. Yung una nating gagawin, itatanggalin muna natin yung mga green part ng ating strawberry. Ano? Of course, uhugasan muna natin yung ating strawberry. At tanggalin natin yung mga medyo sobrang malambot na. These are overripe strawberry. Hindi naman po kailangan overripe yung strawberry. Actually, you can use kahit na hindi po siya overripe. Ngayon, itong strawberry natin, medyo firm pa po siya. So, what I want to do with this is gagawin po natin siyang strawberry preserve. As you can see, our water is boiling. We can now put our strawberries. We will boil our strawberries for about 1 hour and 15 minutes. Yung boiling po ng ating strawberry ay low fire po siya. Hindi po siya, nang sa gayon po, hindi po masunog yung ating strawberry. And by the way, hindi nyo po siya kailangang takpan. Kasi aakaw po yan. Hayaan lang po, po siyang open na nagbo-boil. After 30 minutes of boiling in low fire, makikita nyo po medyo malabnaw pa rin po yung kanyang tubig. After 45 minutes of boiling in low fire, ganyan na po yung kanyang consistency, ano? As you can see, medyo mas malapot na po siya yung water. And let us wait for another 15 minutes. Check po natin after 1 hour. Okay, after 1 hour of boiling, ganito na po yung kanyang consistency. Mas malapot pa siya ng konti. And we will add 15 minutes more at okay na po yan. After 1 hour, 15 minutes of boiling in low fire, tanggalin na po natin siya at palalamigin. We will wait for about 3 hours bago po natin siya ilagay sa garapon or bottle. And let's see the consistency. Pag lumamig na po siya, ano, ipapakita ko po sa inyo. Malamig na po siya. So yan po yung kanyang consistency. You add it on water. Hindi po dapat siya maghahalo. As you can see, it is not mixing up. So, we know that our jam is ready. Para naman po sa paglalagyan natin ng ating strawberry preserve, gagamit po tayo ng mga empty bottles. May mga nabibili pong ganito sa mga tindahan dito sa Baguio, ano? Maramihan. Pero ito, hinugasan ko lang po yung empty bottles namin. And kung ibebenta nyo po ito, kailangan po talaga sterilize yung ating mga bottles. So, naghanda ako ng isang malaki at isang maliit na bottle. At i-sterilize po natin to for about 30 minutes. Pwede na po natin siyang gamitin, ano? Pwede na po natin kung tanggalin yung ating mga bottles. So, ito na po yung ating strawberry preserve, ano? Merong isang puno na malaki at yung isa naman, mas maliit siya, hindi siya masyadong puno. So, actually, this amount of strawberry jam, pwede po tayo makakuha rito ng 250 pesos or 200 pesos. Use the overripe strawberry. Mas mura po sila. May mga nagbebenta ng mga overripe strawberries. Yung mga gumagawa ng mga jam, yun po yung mga binibili nila. It's much cheaper. Okay, so yan po yung ating recipe sa araw na ito.
Okay, kung nagustuhan niyo po yung ating recipe ngayong araw sa strawberry jam and strawberry preserve, mag-like lang po, mag-subscribe at abangan po natin yung mga at abangan niyo po yung mga susunod po nating recipe patungkol sa mga ganitong mga preserves and jams. Ito po si Lloyd nagsasabing, seek first the kingdom of God and all these things shall be given unto you. Bye-bye and God bless.